If you watch the film. So please watch the film. Alan, sa iwan natin, nabanggit niya yung takbuhan. Baka niya kakas can share. Yung takbuhan, si Maris sa pag-ano na lang. Ano bang klaseng takbuhan ang nangyari? Ives? Talaga, full speed na takbuhan. As in, takbo talaga. Kasi, ang daming ano eh. Ang daming... So, araw-araw, takbo. Ano talaga? Di lang siya takbo na flat lang, may mga stairs pa kami na takbuhan talaga. Obstacle course, ganun? Maris, you wanna add something? Yung mga takbuhan na ginawa mo dito sa pelikulang to? Yes, a lot. Kasi diba, when you're shooting a movie, ang daming shots, ang daming angles na kailangan kunin. So ulitin? Ulit-ulitin. Kahit siguro 100 meter sprint lang yung gagawin mo, ulitin mo yan in a day. So maybe 2,000. Mga 2 kilometers, tinatakbo everyday. Makoy, sumakbo ka din dito? Sumakbo din naman, kasi kailangan mabuhay. Kasi tumagas yung pelikula eh. Ayun po, pero mas, yun nga, mas gusto namin i-appreciate ka dito yung mga zombie talaga. Kasi may time na naalala ko, may naaksidente. Na sobrang dala siya, may parang pole. Hindi nakita, tumama, babae pa, tumama, eh, yung dibdib niya. Parang yun yung... Pero nakuha ng camera, totoo yun. Ganda yun. Hindi ko lang kinder kung nasabi. Ah, eh, kasi si Joshua din, lahat. May mga sobrang dala namin, sobrang takot din namin pagka nakikita namin. Full speed din kami. Julian, day in, day out, takbuhan talaga? So paano yun? Ay, ikaw, you play volleyball eh. So may pagka-athletic ka? I think so. No, there's a lot of running, a lot of screaming, a lot of fighting, a lot of stunts. So, everybody was challenged. It was an action film. Ian, ikaw tumakbo ka din? Oo naman. Pag hinabol ka ng mga zombies... Makapatakbo ka talaga? Oo, hataw ka talaga. Tsaka, nakaka-stress kasi nga yung zombies. Ganyan mo, naitsura nila. Pero full speed. So, yun nga. Ang instruction sa kanila, habulin. Oo. So, kailangan... Huwag pagbigyan. Para ma-motivate. Oo, para ma-motivate lahat. So, ang sarap din kasi bilang actor, ikaw mismo nasa stress ka kasi ayaw mo pahabol dun sa right, movie. Right. So, ang sarap. Na-accidente ka daw, Joshua? What happened? Oo, kasi... Pag tinignan mo talaga siya, nakakatakot. Parang kayo nagtataya-taya na actually pag nagtitignan nila. Kasi syempre, ang goal nila, mahabol ka. Kumbaga, matayaan nila. Okay. Matatakot ka, tsura pa lang talaga nila. Nung paglingon ko, syempre, hindi ko napansin yung lakad. Tumama yung, yung shoulder ko sa lakad. Pagbaga ako, hindi na ako naka-react dun sa pain. Tatakbo lang talaga ako. Adrenaline na eh, oh, diba? Oo oh, eh. Ayan, napapatakbo ka talaga pagka ganyan nakakatakot yung zoom. Nice, nice! Alan? Aside dun sa physical aspect ng pagtakbo at yung pagod ninyo, of course, kasi alam ko rin, favorite na rin yung mga zombie. How do you enjoy yung doing this movie? Na kay part kayo ng isang zombie movie na inaabangan ng mga Pilipino. Isa-isa yung mga cast. Ano yung na-enjoy nyo and experience nyo doing the film? Best part! Enjoy nyo na part sa... movie na to, Makoy. For me po, yung stunts talaga. Okay. Kasi hindi kami nag... kahit parang yun namin mag-double. Wala naman double. Wala naman double? Wala naman. Wow! Yun, parang yung pinaka-favorite. Kasi, syempre pagkaganyan, mas ako ba bilang actor, mas gusto mas physical. Okay. Kaya nagustuhan ko siya personally din. Tsaka sobrang unique niya, zombie film. Yung parang... inyong kakaibahan siya pa hindi mo magagawa sa mga pelikula ngayon alas sa Pilipinas. It's not your usual horror movies kasi, di ba? Maris, ikaw, na-enjoy mo dito. Lahat naman, yung stunts, yung takbuhan, pero may isang scene kaming specific na ginawa. Sobrang tumatak talaga sa akin kasi tumatakbo kami sa stairs. And imagine siguro mga 100 zombies na sumusunod na parang konti na lang na mahawakan na yung legs mo. Tapos nung nag-cut na parang nanginginig kami na hinahabol namin yung hina namin, nag-iiyak sa takot. Kasi lahat ng takbo doon, hindi daya. Totoo, running for your lives. Parang siyang isang malaking horror house eh, no? Yes, parang ganun yes. Eh, no? Ina, ikaw. Ako bilang zombie ah, so bahinan nga. Ah, so zombie ka? Yes. Para sa point of view ng zombie, mahirap talagang maging zombie unang-una yung makeup na lang. Okay. It takes for 4.5 hours para malagay yon. Actually, more pa yata. Tsaka yung speed and yung pag-twitch ng neck and pag-growl, everything. Ang hirap. Paano, Ina? Sa totoo lang, hindi ko na kayang gawin ulit yung sample. Sample! Sample! Sample!
kailangan ko mag-stretching. Kasi yung neck talaga, kailangan mag-stretch or else baka ma-strain. Okay, teka lang ha. That's a few seconds lang of stretching. Gusto ha. So I'm the mother zombie, okay? Oh, nako. Ang taas na expectation namin ha. Yan yung queen of the zombies. You're the queen, Z. Actually, siya yung best zombie talaga. Really? Nay. Oh my God. Alam pa naman! Go. Sa trailer. Ayan. Ang zombie sa Black Sea. Okay. Kumanda kayo. Ito si Queen. Nagka-transform. Yan. Lalo na sa shoot, ang longest was 10 seconds or 15. So you can imagine kung gaano nakakapagod ang maging zombie. And how many days would you know? And that's why I can't do it again. How many days would you know? No, years of watching zombie movies and TV series. So sa lahat ng mga napanood ko, bigla na lang talagang parang sinaniban ako lahat ng mga napanood na zombie. So yun. Ay, grabe ha! May pa-sample ng zombie! O zombie, dalawa na kayo! Paano yun? Ulitin mo atin! Yung ginawa na... I'm sorry, na-carried away ako! Oh, pero talaga, no? Tumba na nga siya, Kebs eh, di ba? Wow! Julia, best part na na-enjoy mo dito sa movie na to? Ang daming best part. But one of them is siguro... is being able to work with Direct Nick. Yeah. It's actually Joshua who introduced me to Direct Mick, and wow. He always say good things about him, and he told me about his work, and when they called us for pitching for the zombie film, I couldn't be more excited. First, kasi action siya. It's the first action that I've ever done. Second, because it's the first large-scale zombie movie in the Philippines. And third, it's because I get to work with all these amazing actors that have become my really good friends. Right. There's so many good things about doing this movie. Narealize ko lang ulit, kung nakaya ni Ina yung ganong emote ng zombie, kailangan tumakbo nga talaga kayo. Diba? Lalo yung mga younger ones, diba? Joshua, ano na-enjoy mo dito? Ako yung mga stunts, at syempre, gigi na yung cast, yung bonding ng cast. Kasi parang pamilya talaga kami doon, dahil pakain niya yung Miss Dimples eh. Thank you, Miss Dimples. Hello sa'yo. Ayan. Yung stunts, kasi syempre, hindi naman ako palaging nakakapag-stunts. Lagi akong I love you. Drama! Okay. So, sobrang saya ko na nagsistunt. Actually, may ginawa ako doon na stunts na... sobrang hirap. So sobrang hirap, kinailangan kong mag-double. Oh! Ayun. Pero gusto kong gawin, di ba? Ayaw mo direct! Oo, oh, sobrang mahirap siya. Pero, ang ganda. Wow! Diyos ko. Wow! Abangan namin yan, ha? Ayun ba? Yeah. Ako naman, gusto ko yung pagpaalis ako sa umaga, papunta ako sa set, tapos sabihin ng kids ko, Daddy, where are you going? I'm just gonna kill some zombies. Wow! So, hindi ka naging zombie? Secret! Ay! Kasampulin sana kita rin eh! Secret! Pero enjoy ako. Tapos, ang pinaka-memorable ko na scene, meron librarian na masungit. Alam niyo yung typical librarian na masungit na parang quiet yung ganyan. Pinaga ko siya sa ulo dito. Bam! Wish! So, yun. Siyempre, I mean, paano with a butcher's knife. So, yung mga things na syempre, magagawa mo lang in fantasy land and tama. Movies and stuff. Tama. And so, it's a different experience. Ibigas, ikaw? Bukod sa banding and sa stunts, siguro na-enjoy ko yung parang maging bad guy, yung paglaro yung feelings nila. Ah, ikaw ang parang kontrabida dito, parang ganyan. Okay. Ayun na, Alan! Last one.